Magandang umaga sa ating lahat. Saan man tayong sulok sa mundong ito, yan, magandang umaga sa ating lahat. Magbibigay po ako ng verse sa umagang ito. Bago po ang lahat, samahan niyo po muna ako, manalangin tayo. Yan, this God, hallelujah. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, dakilang Ama, Lord God Jesus. Hallelujah. Lord, pinupuri, sinasamba ka namin, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Itinataas namin ang iyong dakilang pangalan, ang iyong dakilang kapangyarihan, Lord God. Maghari ka po sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ganun din po, kung ano man po ang nagawa namin sa aming kapwa, Lord God, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Kayo lang po ang masigit na nakakaalam, Lord God, anuman po ang aming mga pagkakamali, Lord God, na hindi kanais-nais sa iyong paningin, Lord God. Patawarin niyo po kami. Hugasan, linisin, Lord, na iyong banal na dugo, Panginoon, Lord God, upang maging karapat dapat kami, Lord, sa iyong paningin, Lord God, Jesus, hallelujah. Salamat, Panginoon, Lord God, sa umagang ito na binigyan niyo po kami ng kalakasan sa magdamag, Lord God. Salamat, Lord, sa gabay, sa patnubay, Lord God, sa bawat araw, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, na nariyan ka, Panginoon, patuloy na nagbibigay sa amin, Lord God, ng kaligtasan, Panginoon, Lord God, hallelujah. Lord, dalangin ko po sa umagang ito, Lord God, na patuloy niyo po kaming gabayan, Lord, patnubayan, samahan na iyong banal na Espiritu, Lord God, sa maghapon, bigyan ng kalakasan, Panginoon, Lord God, hallelujah. Salamat, Panginoon, Lord God, sa umagang ito, Lord, binabalik ko po ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Yan. Ang ibibigay ko pong verse ngayon ay sa Mateo 3, versikulo 1 hanggang 3. Nakasaa dito, ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Verse 1, dumating ang panahon na si Juan na tagapagbautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Judea. Verse 2, ito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Verse 3, si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon, tuwirin ninyo ang landas ng kanyang daraanan. Yan. Na ang ibig sabihin dito, pagkakaunawa ko, mayroong isang tao na nagbibigay o nagpahayag ng salita ng Diyos na dapat nating pakinggan, unawain ang mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Kung sino man yun ang nagbibigay ng salita ng Diyos na yun. At dapat nating pagsisihan ang ating mga kasalanan sa bawat araw nating pagkakamali, bawat araw nating nagawa nating kasalanan sa ating kapwa. Yan. Ang verse 3 naman, ang pagkakaintindi ko dito, ang tinutukoy dito na linisin ang daan, yun ang ating mga sarili na dapat maglinis tayo sa ating sarili sa maghapon, pagdating ng gabi, anuman ang nagawa nating mga pagkakamali, dapat sa gabi pa lang, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, linisin ang ating mga sarili, anuman ang nagawa natin ng mga kasalanan. Yan. Yan ang pagkakaintindi ko nito na lagi tayong maglilinis, lagi tayong humingi ng tawad sa ating mga pagkakamali. Yan. Maraming salamat sa umagang ito, sa inyong pakikinig at doon sa mga sumasama sa akin, sa panalangin at sa pakikinig sa pagbibigay ko ng verse nito. Maraming salamat sa inyo. Yan. God bless sa ating lahat. Yan, at pagpapalain tayo ng ating Panginoong may kapal. Yan.